nung wedding ni Robina Gokongwei. Oo. Alam mong ginawa niya? Umupa lang ng tuxedo. Umupa. Hindi bumili. Bakit? Sabi niya, philosophy, I'm going to only wear this once. Why should I buy? Man, he can afford to buy 10 to 100 tuxedos without blinking an eye. Pero alam mo ginawa niya? Hindi niya binili. Umupa lang siya. If you are here, then you are on the road to become wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkee, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for tuning in. We are going to talk about the 7 life lessons that we can learn from John Gokongwei Jr. Okay. Bago natin pag-usapan yan, first, I just like to thank Forest Lake Memorial Parks for sponsoring this video, for making this video a reality. Thank you very much po sa pag-support ng YouTube channel ko po sa Chink Positive. At syempre, do follow them at their social media accounts sa Facebook at saka sa Instagram at sa YouTube. Okay, so let's get right into it. Ang pag-uusapan po natin ngayon yung buhay po ng one of the greatest entrepreneur here in the Philippines and a source of inspiration to a lot of people, Mr. John Gokongwei Jr. So he passed away at the age of 93, a ripe age of 93, and then grabe talaga, as we all know, that he came from humble beginnings. Nag-umpisa sa pagbebenta po ng peanuts or ng mani, and then from there he worked his way up to become a successful entrepreneur right now, one of the taipans in the Philippines. So ano po yung mga lessons na mapupulot po natin? 7 life lessons. Okay. Number one life lessons that he always say in all of this parang mga seminar sa book niya, at the same time I've heard this also directly from Miss Robina Gokongwei, no, during ng wake na sa eulogy. Sinabi niya, work hard. If you don't work, you don't eat. So very important na kailangan talaga magsipag talaga tayo. Never be afraid of hard work. I am one of the recipients of this life lesson. Oo, bakit po? Ever since I was young, my friends, I've been working so hard. No, I turned day into night, night into day. Talagang lahat ng pwede kong talaga mahawakan at mabenta, ginagawa ko po talaga yan. And the reason why I'm doing that is because during that time, nung irala ko, naalala ko tuloy, nung grade 6 ako, 12 years old ako, nalugi yung negosyo ang aking ama. So during that time, wala akong pera, walang baon. During recess time, I will go to the comfort room and drink as much water as I can. That will be my meal. So talagang during that time, I cannot even afford to buy a Yakult. Diba? And during that time, my time, ang Yakult 75 centavos lang. That how poor we were, no? How broke we were during that time. Na talagang ang dami kong gustong matikman, mabili, pero hindi ko ma-afford. That's the reason why I worked so hard when I was age 12. I was already in sales when I was age 12. So kumikita na ako noon 12 years old. And I'm reaping right now the benefits na sinabi po ni Mr. John Gokongwei. Alam mo, pag if you work hard when you are young, right now, kunyari nasa middle age ka na, or let's say kung ikaw ay nasa 20s or 30s, madali sa yung trabaho. You get to enjoy work kasi sanay ka na sa hirap eh. Okay? And then, let's go to the life lesson number 2 of Mr. John Gokongwei. Sinabi niya, the dinner table is a place for ideas. Ay, nako, totoo yun. Kaya nga, alam mo, sa dinner time talaga, no? Sinasabi ni John Gokongwei, especially sa dinner, di ba? Habang lumalaki na yung anak nila, diba? Yun nga yung sinasabi na wala munang walang magmamadali, kakain po tayo. At during their they take the opportunity to discuss business, to expose their children. Kaya nga lahat sila, si Robina, si Lance, si Faith, si Hope, diba? Lahat sila yung mga magkakapatid po, 5 silang babae, isang lalaki lang. Eh lahat sila ay nasa negosyo. Ang conversation po, eh, diba, ay tungkol sa business opportunity. Dinner is a great time to exchange ideas and opinions. Oh, what's your opinion? We should not dread the idea as parents, no, na pagka nag-dinner time tayo. Ito ha, sana yung dinner time po natin, yung lunch time po natin, would be an opportunity for us to connect with our kids. Connect. Huwag naman sana yung feeling na mga yung sinesermonan nyo during dinner or lunch time. Kaya nga may mga iba, ayaw na talagang kumain, makisabay. Kasi panay sermon? Panay Diba? O, ano mo lang naman ginawa? Ay, nako. Kung ganun lang, bubong nga mo lang yung mga anak mo,
hindi talaga uupo yan. Aalis talaga yan. Nagmamadaling kumain. Pag sila naman nag-enjoy kumain, they enjoy the time together. So, let's us maximize this time. That's a very good lesson. Another life lesson that we can learn from the life of Mr. John Gokongwei is this. Women are just smart and as strong as men. Maybe even more. Oh, diba? Diba? The reason why he can say that with conviction, because lima ang kanyang anak na babae. Mm-mm. So, parang sa kanya, diba, yung mga babae, imagine mo, nabuntis, 9 months, kineri yan, pagkatapos nagluwal ng tao, nagluwal ng buhay. Oo. So, not only that, since karamihan po sa kanilang mga anak, naging entrepreneur din, naging negosyante rin. So, kung anong kaya ng gawin ng lalaki, nagagawa rin ng babae. So, yun nga sinasabi niya, na women are just as capable of running projects and doing business, just as men. So, we should give them the same opportunities. Ang galing talaga. Diba, may mga iba, ang iniisip lang, ay, mga babae, pang bahay lang yan. Ang mga babae, pang asawa lang yan. Mag-aalaga lang ng bata. No. Women should be also, kung ano kaya na gawin ng lalaki, in terms, not physically, to carry heavy, yung kung ano yung performance ng lalaki, kaya rin dapat ng babae. Yan ang attitude niya. That's the reason why na-empower yung mga anak niya, mga babae. Diba? Very successful as entrepreneurs. Hats off, Mr. John Gokongwei. Another life lesson that we can learn from Mr. John Gokongwei is this. Ito, grabe ito. Sobra talaga akong bilib na bilib sa sinabi niya ito. Thank people who help you along the way and learn how to give back. Learn how to give back. Oo, tama yun. Kasi po, habang po tayo nag-uumpisa, kailangan po matuto po tayo. Matuto po tayo pag tayo umaangat, di ba? Kailangan marunong tayo lumingon. Lumingon tayo sa mga tao na katulong po sa atin. Especially yung mga tao tumutulong sa atin nung tayo po ay naghihirap pa, naghihikaos pa. Kaya nga, shout out lang po. Maraming salamat sa mga tao na tumulong po sa akin. Naalala ko tuloy, grabe, pagka nagbabalik tanaw ako, medyo naluluha lang ako para sa mga taong sumusuporta po sa akin nung ako ay nag-sales pa. Una, I would like to thank Uncle Joe Cedeño. Uncle Joe Cedeño, I hope you're watching this video. Naalala ko nung ako ay nag-deliver pa ng Betamax. Betamax pa. Siya sa mga suki ko. Alam mo, nakakatuwa sa kanya. Kasi sobrang tuwa niya sa akin na bata pa ako. Naglalako-lako na ako, nagbebenta-benta na ako. Naalala ko, kahit na napanood na niya yung video, kunyari wala na akong bagong video, wala na akong bagong title na mabigay sa kanya. Inuulit pa rin niya, nire-rent pa rin niya, binabayaran pa rin niya ako. Sabi ko, Uncle Joe, inspiration ka. Sobrang thankful talaga ako. The reason why I'm the person right now, it's because of you. You inspired me to continue. Si Uncle Danny ko at saka si Auntie Lele, we call it Uncle Danny, Auntie Lele, maraming salamat. Naalala ko tuloy, nung ako ay starting entrepreneur, kailangan ko ng puhunan, kayo po ang nagpautang po sa akin. You loaned me money. I'm really so thankful and grateful for that, and I can never forget it. Diba? So, huwag nyo kalimutan. And then once na ngayon, kung may nakita naman kayo na sinasabi nga na naghihirap at gusto rin umunlad, you pay it forward. Tulungan nyo naman. Kasi you were once like them na nag-uumpisa, na walang wala, nagigets nyo. So, very important po yan. This is another good life lesson. Let's move on to another life lesson of John Gokongwei Jr. Ito. I can also relate. Live simply, but spend on experiences. Ay, nako. Una muna, live simply, ha? Grabe. Kung gaano kasimple itong mga taong ito. Si Mr. John Gokongwei, simpleng-simple lang. Kung manamit yan. As a matter of fact, naalala niya tuloy. Nung wedding ni Robina Gokongwei. Oo. Alam mong ginawa niya? Umupa lang ng tuxedo. Umupa. Hindi bumili. Bakit? Sabi niya, philosophy, I'm going to only wear this once. Why should I buy? Man, he can afford to buy 10 to 100 tuxedos without blinking an eye. Pero alam mo, ginawa niya. Hindi niya binili. Umupa lang siya. And then, natatawa nga, kinento rin ni Robina to sa eulogy. At sinabi niya yung tatay yung waistline kasi ng tatay niya, 44. Sabi niya, tuwang-tuwa daw ang tatay niya, may size 44 na pantalon para sa kanya.
Not only that, hindi na siya pananamit. Alam mo ba, si Mr. John Gokongwei, hindi bumibili ng bagong sasakyan niya ng flashy cars. Diba? So, ang ginagawa po niya, simple lang. Yung lumang sasakyan, habi niya, basta umaandar, it can bring me from point A to point B, I will use it. Grabe talaga. No? But, you know what? One thing I've learned, which I'm following right now, they spend on what? Travels. They spend of what? Experiences, no? Kasi sinabi niya, hindi mo na mababalik to eh. Nag-i-invest talaga sila. Oh, isa pa, that Mr. John Gokongwei invests in terms of experiences. He attends seminars and he read a lot of books to expand their mind. Ay, grabe talaga. Kaya pala successful yan. Learner kasi si Mr. John Gokongwei. So that's the reason why he constantly create new ideas to create more opportunities. Another life lesson that we can learn from John Gokongwei Jr. is this. Deciding on the one you marry is one of the most important decisions that you're going to make in your life. Tama yan. Oh, ako, I do agree. Sabi ni Mr. John Gokongwei na marry a good person because your spouse can be an ally in your happiness and or it can be a what? A source of your what? Misery. Pwedeng you will have probably heaven while you're on earth or you can have hell while you are on earth. Yung importante kasi sinabi nga niya, the challenge is to find someone who can share the same belief. Same principle. Diba? Values, vision, in all aspect of your life. For women, the right man will work hard to win your heart. Oh, grabe naman. Talagang ano eh, diba? Yung parang importante talaga yung ano talaga yung buhay na talagang nagkasama kayo. Ay, totoo yun ha. Ako nagpapasalamat talagang sobra sa aking misis. Sa aking misis because yung misis ko, oo. Yung misis ko po, eh talagang sinusuportahan ako sa lahat ng ginagawa ko. Imagine mo na kung hindi ka sinusuportahan, uuwi ka na lang, parati nagdenega, parati na lang bumunga. Oh, anong nangyari? May nangyari ba? Mag-OFW ka na lang. Wala nang mangingin kita. Nangihirap ka lang. Nahihirapan na rin kami. Oy, nako. May stress ka lalo kung lalaki ka. So, ganun din naman sa mga babae. I hope that you marry someone that you really love, di ba? Who support you, who understand you, especially when you're going through tough times, emotional ka. Instead sabihin, ay nako, napakadali lang yan. Huwag masyado isipin yan. Huwag masyadong problema yan. Dapat nakaka-understand, di ba? Pinapakinggan yung mga sinasabi mo. A person who is willing to listen, a man who's willing to listen, a man who's going to walk through the pain, diba? Walk through the valley of shadow of death with you. Ay, grabe. Very important yan. And last but not the least, nako. Pasensya na kayo, medyo mahaba-haba to, pero tapusin na po natin tong video na ito. Last life lesson that we can learn from the late John Gokongwei Jr. is this. For me, this is the most important. Ask for advice. Humingi ng tulong. Pag hindi mo naintindihan, magtanong ka. Oo. You can never stop learning from others, even when you are the boss, even when you are the manager, even when you are on the top, because you can benefit from the ideas of many people. Diba? That's the reason why, John Gokongwei, diba? They're a family-owned business. Anong ginawa nila? Professionalized nila. They hire consultants in their what? Expertise in their field. That's the reason why ako nagpapasalamat ako that I was one of them. I was one of them from 2013 up to 2017 for how many years? 4 years. 4 years po that I was hired by the Robinson's group of companies, the JG Summit, as a consultant to train all of their staff and employees about ethics, about values, at the same time about hard work. Grabe talaga. Sobra akong inspired talaga na makita ko yung fruits of labors ni Mr. John Gokongwei Jr. at yung na-meet ko sila Faith, sila Hope, sina Miss Robina Gokongwei, 'di ba? Super inspiring talaga. They really walk the talk at nakikita ko lahat ng sinasabi ni John Gokongwei sa mga anak nila. So kung kayo, 'di ba? Nahihirapan po kayo sa ginagawa nyo at di nyo alam, 'di ba? Sinasabi ni Chinkee, ha? Maganda lahat talaga 'tong sinasabi nyo, ha? Pero ito 'yung tanong ko. Kung ikaw, pag hindi mo alam, narunong ka bang magtanong? Nag-aaral ka ba? Do you seek advice? Please, if you don't know what you're doing, ask. Learn how to ask. Kaya nga, balik ko naman, isama ko naman dito si Yorme Isko na sinasabi niya,
Hindi na bale maging tanga ng ilang segundo. Huwag lang maging tanga pang habang buhay dahil walang gamot sa tanga. Totoo yun. So para sa mga tao, I'm sure all of us want to become successful. Yes or no? And part of becoming successful also, especially kung ikaw hirap na hirap, ikaw empleyado, is for us to look for opportunities for us to earn. And one of the best opportunities for you to earn is start your own business. Pero ikaw, gusto mo, marami kang plano, pero hanggang ngayon, panay plano, wala ka namang ginagawa. Dahil takot ka, paan mag-umpisa, baka malugi, baka hindi mag-work. So for you, if you are interested to start your own enterprise but you don't know, ay may good news ako sa iyo. That's the reason why I'm here. I want to teach and equip you, empower you to start your own business from scratch. I have a special online course called Juan Negosyante. Why online? You can watch this anytime, anywhere, any place. Kahit ka po nasa team abroad, pwede ka, or team provincial, you can watch this. Kung interesado ka lang, mag-umpisa ng sariling mga negosyo. Di mo alam kung paano, takot ka from ideation, from branding, from positioning, from marketing, from selling. If you want to learn the entire process, let me teach you in a special course called Juan Negosyante. I'll teach you how to start your business from scratch. Now, next question, Chinkee. May investment ba to? Yes, it's an online course. So may step-by-step guide po siya. I'm gonna download to you my how many years of experience? 42 years of experience of what? Selling. And then starting your own business. So if you're interested, all you need to do is join me in this online course. Next question, may investment ba? Yes. The investment is very minimal. Not 5,000, not 4,000, not even 1,000 pesos. It's only 799. If you want to be part of this online course, all you need to do is just type the word called NEGO. Type the word called NEGO inside your comment box. I will send you a link. I will send you a link so that you'll be able to enroll and be part of this what? Special event. Type the word called NEGO right now and I will send you the link. Thank you very much for tuning in. If you like these 7 life lessons that we can learn from John Gokongwei Jr., please also share this video to other of your friends so that they can benefit from this video. Thank you very much and I'll see you on the top. Bye! Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.